po, merong ni-reveal etong lawyer, isa sa mga lawyers na nung si Kibuloy. Location reveal. Dati, reported na kuno nga ay umis ka po at tumakas etong si Kibuloy papuntang China. Yan naman ay mukhang hindi pa confirmed. Baka yan din ay gawa-gawa ng kampungan etong si Kibuloy para isipin ng tao, okay, na may kakampi pa etong si Kibuloy, na may laya pa ng mga ibang bansa, yun lang, sa China. Imposibleng makapangibang bansa sa mga lugar katulad ng Amerika, katulad ng iba pang bansa sa Europa, etong si Kibuloy. Dahil siguradong dampot. Siguradong madadampot. Ito yun, location reveal. Nasaan ngayon si Kibuloy? Yun nga, si Kibuloy daw ay naandyan lang sa admin office na itong kanyang kaharian, tinatawag na Kingdom of Jesus Christ office dyan sa Davao City. Dyan daw madalas pumunta itong si Duterte at si Sara nga. Si Digong at si Sara. At sa tuwing lalabas nga ng kingdom or ng palasyong yan, ay puro daw matataas or dekalibre na mga baril ang daladala. So, sino ang supplier at sino ang... Or para saan? Bakit ang daming armas na itong mga ito? Ano ho? Naghahanda kayo saan? Meron kayong mga private army? Katindi rin. So eto, binuko na itong isa sa mga lawyers nga na itong si Kibuloy. Ang whereabout na itong si... Or dating. Anyway, na itong pastor na ito. Na itong huwad na pastor na ito. Ang ibig sabihin... Kung sakali man na may order of arrest na nga laban kay Kibuloy, for Kibuloy, siguradong madali na lang. Yun lang kasi, alam naman natin kung gaano kalaki rin ang influence na itong si Kibuloy. Abay, hindi malayo na merong private army itong isang ito. At sa tingin ko, manlalaban. Posibleng manlaban ang kanyang mga bodyguards, ang kanyang mga army, when the time comes na nga na kailangang isilbi ang arrest warrant. So dapat lang talaga humanda, maghanda ang PNP, paghandaan itong mga ganitong senaryo dahil yun nga, ma-influence siyang tao itong si Kibuloy, may pera, yun lang, hindi alam ng karamihan sa atin, hindi alam natin kung saan ang galing ang malaking yaman itong tinatawag na hidden wealth nga natin si Kibuloy. Pero kung babalikan natin yung pag-aresto sa kanya, siguro naman naandyan or may basbas ang Malacanang para gawin ang lahat ng PNP para arestuhin at para maging successful nga ang pagsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. Ito siguro ang isa sa malaking pangyayari ngayong 2024. At yun nga, siguradong susundan din ng isa pang mas malaking pangyayari, yung pagka-aresto naman po na itong si Digong pag nangyari na nailabas ng ICC ang arrest warrant. Unsealed na daw eh. Nang ibig sabihin ay mukhang doon na nga patungo yon, yung isisilbi na yung warrant of arrest. Good luck!